mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Bago ko po umpisahan ang ating maigsing kwento, nais ko lamang pong humingi sana sa inyo ng isang pabor na kung maaari po, sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel at napakalaking tulong nito para sa channel na Tamokski TV. At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking biyaya at pagpapala. Kaya ano pa po ang hinihintay natin? Simulan na po natin ang ating kuwento. In 3, 2, 1. Palibhasa'y lumaki sa marangyang buhay at sanay sa pinagsisilbihan ng tao sa kanyang paligid. Ay lumaki matapobre si Samantha. Mabangkutiya at mapangalipusta sa mga taong mas nakakababa ang antas ng pamumuhay sa kanya. Isang kilalang negosyante ang kanyang mga magulang sa buong Asya. Napakarami nilang nakatayong negosyo sa food industry, magmula sa mga pinoprosesong pagkain hanggang sa mga malalaking restaurant. Kaya naman sobrang yaman talaga ng kanilang pamilya. O ito, laban mo itong damit ko kasi kailangan ko yung bukas din. Itinapon ni Samantha ang kanyang hawak na damit sa mismo mukha ng kanilang katulong. Napapikit naman si Monica nang dumapo sa kanyang mukha ang maraming damit. Sa tahan ng iyon na lumaki si Monica, kasama ang kanyang inang si Aling Tina. Tinulungan sila ng mag-asawang Lily at James, mga magulang ni Samantha, noong wala na silang mapuntahan na tahanan. Dahil tinakasan nila ang kanyang tatay na mapanakit sa kanyang magulang. Wala na kasing ginawa ito kundi uminom at bubuhin sila ng kanyang ina. Kaya naman, nang hindi na nila makayanan ay tumakas na lamang sila. Mabuti na lamang at nakita sila ni Ma'am Lily, nakababata pala ng nanay Tina niya. Hindi rin galing sa marangyang pamilya si Ma'am Lily. Pareho silang nakatira sa may tondo noon ng kanyang nanay Tina. Ang pinagkaiba nga lang ay agad na nag-asawa ang kanyang ina. Samantalang nagsumikap naman si Lily hanggang sa nakapagtapos ito at sinuwerte sa asawang negosyante. Matalino at madiskarte si Lily. Siya ang sikreto kung bakit lumago ang mga negosyo ng kanyang asawa. Siguro dahil galing din sa kahirapan, kaya mabait at marunong rumespeto si Lily sa kanyang mga kapwa. Hindi siya tumitingin sa estado ng pamumuhay ng isang tao. Pantay-pantay niya kung ituring ang lahat sa kanyang paligid. Kaya naman ay tunay na hinahangaan ni Monica si Ma'am Lily. Ngunit kabaligtaran naman ito ang kanyang nag-iisang anak na si Samantha. Hindi mawari ni Monica kung bakit gano'n na lamang ang pinagkaiba ng ugali ng mag-ina. Napakasama kasi ng ugali ng dalaga. Matapobre at mapangalipusta ito sa mga taong mas mababa ang estado sa buhay. Ganon pa man ay hindi na lamang ito pinapatula ni Monica. Bilang pagtanaw na rin ng utang na loob sa mga magulang ito sa ginawang pagtulong at pagkupkup sa kanila ng kanyang ina. At isa pa ay medyo naaawa din siya sa dalaga dahil lalos hindi nito nakikita ang sariling mga magulang. Dahil parati itong mga abala sa pag-aasikaso sa kanilang mga negosyo, sa loob at labas ng bansa. Kaya siguro lumaking ganon si Samantha. Dahil kulang sa atensyon at pagmamahal ng sariling mga magulang. Mami, kailangan niyo ba talagang umalis? Birthday ko na sa isang araw. Ano yun? Mag-isa lang ako sa birthday ko? Uunahin niyo na naman ni Dad yung mga negosyo niyo kaysa sa nag-iisa niyong anak? Nagtatampong saan ni Samantha sa inang si Lily. Karawan niya na kasi sa isang araw pero aalis pa rin ang kanyang mga magulang para magtungo sa Amerika. Dahil plano din nila na magtayo rin doon ng panibagong restaurant. Anak, huwag ka na magtampo. Pangako, habol kami sa birthday mo. Babalik kami sa mismong birthday mo
at sama-sama tayong magse-celebrate. Niyakap naman siya na maigpit ng kanyang ina. Mahal, tara na't baka maiwan pa tayo ng eroplano. Tawag ni James sa kanyang asawa. Lumapit sa kanya ang mga magulang at saka yumakap. Huwag kang mag-alala anak, babalik kami sa mismong kaarawan mo. Wala namang nagawa si Samantha kundi umasa at maghintay. Nananalangin na sana matupad ng mga magulang ang pangakong binitawan. Dumating ang araw ng kaarawan ni Samantha, ngunit hindi nakadating ang kanyang mga magulang. Masamang masama ang loob ni Samantha dahil napako na naman ang mga pangako nito. Sam! Sam! Tawag ni Monica sa kanya habang malakas na kumakatok sa kanyang kwarto. Ano ba? Ngayon ka lang ba nakakita ng pinto at ganyan ka kumatok? Kahit kailan talaga? Bubita ka? Sigaw ng dalaga sa kawawang katulong. Sanay na si Monica na mapagsalitaan ng ganoon kaya naman hindi niya na ito pinansin at nagpatuloy sa paghatid ng masamang balita. Sam, huwag kang mabibigla. Saad niya sa dalaga. Tinasan lang siya ng kilay ni Samantha. Huminga muna siya ng malalim bago sabihin dito ang masamang balita. Naaksidente ang eroplanong sinasakyan nila Ma'am Lily at Sir James. Bumagsak itong mga 6 na oras nang nakakalipas at nasa lista ng mga hindi nakaligtas ang mga magulang mo. Mangyak-ngyak na saad ni Monica kay Samantha. Para namang nabingibigla si Samantha sa narinig. Ano? Pakiulit nga ang sinabi mo? Baka naman nagkakamali lang ako ng dinig. Hindi makapaniwalang tanong niya kay Monica. Wala na sila Ma'am at Sir Sam. Niyakap siya ni Monica at humagulgol ng iyak. Hindi alam ni Samantha kung bakit pero hindi niya magawang maniwala. Masamang biro ba ito? Tanong niya sa loob-loob niya. Kaarawan niya ngayon tapos ganito pa ang nangyari. Dumating ang iba pang mga kamag-anak ni Samantha at kinumpirma nga ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Hindi ito matanggap ng dalaga at walang humpay na umiiyak araw-araw. Sinisisi kasi ng dalaga ang kanyang sarili kung bakit nawala ang kanyang mga magulang. Kung sana hindi niya kinulit ang mga ito na umuwi sa kanyang kaarawan, eh sana ay buhay pa ang mga ito. Lumayas kayo! Magsilayas kayo! Pinagtatapon ni Samantha ang mga gamit nila Monica at Aling Tina sa labas ng kanilang bahay. Parang awa mo na Sam, patawarin mo ako. Hindi sinasadya ni nanay na matapunan ka ng kape. May sakit pa si nanay kaya please, huwag mong gawin sa amin ito. Parang awa mo na Sam. Pagmamakaawa ni Monica sa dalaga, ngunit ngumiti lamang ito. Pasensya na rin, pero hindi ako marunong maawa sa mga basura. Magsilayas kayo! Guards! Palabasin ang mga hampas lupang ito! Pagtataboy ni Samantha sa mag-ina. Samantala lumipas ng ilang taon at unti-unting nalugi ang mga negosyong itinayo ng mga magulang ni Samantha. Naghihirap si Samantha at kinakailangan maganap ng trabaho. Hindi sanay na magtrabaho ang dalaga kaya naman parati itong pumapalpak at nasisisante sa trabaho. Doon naranasan ni Samantha ang masiguan, mapagsalitaan ng masama at mamura. Wala naman siya magawa dahil kailangan niya magtrabaho kundi sa kalsada siya papulutin. Hanggang sa isang araw ay nag-apply siya sa isang kilalang kumpanya. Nagbabaka sakali lang naman siya at baka matanggap siya doon. Pagkatapos ng ilang interview ay pinakiat siya sa mismong opisina ng may-ari ng kumpanya. Kinakabahan tuloy siya sa pagharap sa may-ari nito. Pagkarating niya doon ay agad naman siyang pinapasok ng sekretarya sa loob. Good morning po. Bati niya sa nakatalikod na babae sa kanyang harapan. Humarap naman ito ng marinig ang boses niya. Laking gulat ni Samantha nang makilala kung sino ang babaeng ito. Walang iba, kundi si Monica. Ang dati niyang katulong na si Monica na inapin niya at pinalayas. So, Samantha Ramirez, long time no see. Hindi makitaan ng emosyon ang mukha ni Monica habang nakatingin sa mata ni Samantha.
para namang naparalisa si Samantha sa gulat. Monica? Nauutal niyang tawag sa dating katulong. Ngumiti naman si Monica at nilapitan ang dating amo. Ako nga, ang dati mong katulong na pinalayas mo. Walang emosyong pahayag ni Monica. Biglang nakaramdam ng kaba si Samantha sa mga sinabi ng kaharap. Parang nakaramdam siya ng matinding takot. Kamusta si Aling Tina? Kamusta din? Nauutal ang sagot ni Samantha. Biglang nagdilim ang mukha ni Monica. Si nanay, wala na siya. Binawian siya ng buhay sa kalsada. Ilang araw matapos mo kaming palayasin dahil lamang sa natapunan ka ng kape ng kawawa at may sakit kong ina. Wala pa rin emosyong saad ni Monica sa kanya. Nanlamig bigla si Samantha sa kanyang nalaman. Umupo naman si Monica sa kanyang upuan bago nagpatuloy sa pagsalita. Nawala ang aking ina dahil sa iyo. Dahil sa walang kwentang dahilan ng galit mo. Kinakain na ng konsensya niya si Samantha. Gusto niyang humingi ng tawad sa mag-ina. Patawarin mo ako, Monica. Hindi ko alam. Nauutal at nanginginig na paghingi ng tawad ni Samantha kay Monica. Tumangot ang ulo lamang si Monica sa sinabi ni Samantha. Huwag ka mag-alala, Samantha. Hindi ka pa man humihingi ng tawad. Pinatawad ka na ng nanay ko. Sa katunayan, hanggang sa uling pagkakataon ay ikaw ang iniisip niya. Nagulat si Samantha nang biglang umiti si Monica. Nangako ko sa nanay ko na sa oras na magtagpo ulit ang ating mga landas at kailanganin mo ng tulong ko, buong puso kong ilalad ito bilang ganti sa tulong na ibinigay ng iyong mga yumaang mga magulang noong mga panahong kinakailangan din namin ng tulong. Paliwanag naman ni Monica. Hindi ko maintindihan. Bakit? Hindi ba dapat ay kinasusuklaman mo ko? Nagugulo ang tanong niya kay Monica. Aaminin ko, noong una ay puro galit at suklamang nararamdaman ko para sa iyo. Pero ipinangako ko sa aking ina na anuman ang mangyari ay hindi ako magtatanim ng galit o suklam sa puso ko. Hindi ako magpapaalipin sa pagiganti. Hindi ko ikukulong ang sarili ko sa galit dahil lamang sa mga bagay sa nakaraan. Wala na rin naman tayong magagawa kundi tanggapin na lamang ito. Kaya pinili ko magpatawad. Tiningnan niya si Samantha sa kanyang mga mata at sinserong sinabi, pinili kong patawarin ka. Bigla na namang tumulo ang mga luwa sa mga mata ni Samantha. Hindi siya makapaniwala sa kabutiang loob ng dating katulong na inaalipos na niya. Nilapitan siya ni Monica at niyakap habang siya ay umiiyak. At bilang pagtupad sa pangako niya sa yumaong ina, tinulungan ni Monica si Samantha na makaahon sa buhay. Naging matalik sila magkaibigan at naging magkaramay sa buhay. Pinili na lamang nilang kalimutan ang nakaraan at nagsimulang muli sila. Ang tanging sikreto sa matagumpay at masayang buhay ay ang matutong magpatawad sa mga nagawa, kasalanan man o pagkakamali sa ibang tao. Minsan, galit lamang ang siyang dahilan kung bakit nagiging mabigat at matagal ang ating pag-usad at pagpapatawad sa mga taong may kasalanan sa atin. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tomoksky TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.